What up mga pointers, another video ulit tayo ngayon mga pointers. So ito, manonood lang tayo randomly ng videos ng Dream Maker Mentors Evaluation. So randomly lang talaga kasi wala pa akong basihan kung ano papanoorin ko talaga. So give me a list mga pointers kung ano pwede ko panoorin dito. Kasi hindi ko talaga alam mga pointers. So isa-isahin ko na lang ito mga pointers sa mga may kita ko talaga. So simulan natin dito kay Marcus Cabais, nasa iyo na ang lahat. So actually, nakita ko to 200k views ba to, tama ba? So ito lang, nakita ko lang sa kinalik ko lang sa mga pointers na. So hindi ko alam kung madadagdagan pa to, like manonood pa tayo ng ibang videos na nila, pero sa ngayon ito muna na, kung hindi ko lang manonood pa ako na iba. So without further ado, let's watch this. Dream Maker. Oh 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 oh, na nasa iyo na ang lahat. Oh 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 oh, na nasa iyo na ang lahat. Lahat na mismo na siyo, ang ganda, ang bait, ang talino. Ingit lahat sila sa'yo, kahit pa itapat man. Okay, let's go! So para sa akin, isa sa mga importante pag isa kang P-pop artist or pop artist, kailangan ano ka, yung charisma mo talaga as in overflowing. Hindi pwede yung parang snabero ka or what, tapos parang ano ka na. Kailangan ano, yung aura mo is magaan. Kailangan, para sa akin, alam mo yun, kailangan magaan yung aura mo sa kanila. So, yun lang. Let's go. So, nakikita ko sa napanood ko si Marcus Cabais or Cabais, no? Taba. napakagaan ng aura niya. Ngiti lang, ngiti lang talaga siya. Sa tingin mo nga po na yun, ang hinahanap mo. Nasiyo na ang lahat. Hey, that cracking voice. Nasiyo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasiyo na ang lahat, namahal kitang tapat. Nasiyo na ang lahat, ang cute niya ng panoorin as in. Pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat. Okay. So, ayun siya, no? So, a very honest opinion from me. Yan, no? Yung dancing ability niya nandun na, para sa akin lang, explain ko lang. Yung pagkanta niya andun na siya. I'm not a good judge pagdating sa pagkanta, no? Pero kasi dati naman kumakanta ako, no? Pero hindi naman ito na point na singer talaga, pero nag-choir ako before, no? Kaya may alam ako sa okay ba ito, no? Sa pagkanta niya okay naman siya, pero I think may meron akong power na mag-critic pagdating sa pagkasayaw niya. Pagkasayaw niya siguro andun na, pero hindi siya into the point na sobrang solid na hard-hitting na sayaw. No? Yung sayaw niya kasi groovy siya, napaka-simple lang niya. No? Pero syempre, alam naman natin na pag isang ano ka, isang dancer ka or isang P-pop artist ka, no? Kailangan may to the point na may part ng performance no? Na medyo catchy na kaya sabayan ng mga tao. No? Pero from my own perspective, no? Kasi ang isang dancer naman, no? Pag tinignan mo yan, kahit simpleng-simple lang yung gawin niyang galaw, no? Makikita mo yung form, yung discipline, yung pitik, yung easing-easy lang sa kanya, napaka-effortless lang ng galaw niya, no? And may kita mo dun sa galaw niya na talagang yung pagsasayaw niya is napaka-top-notch, no? Pero sa nakita ko kay Mark Cabais, no? Hindi pa siya ganun kapulido. Medyo ano pa siya, marami pa dapat i-improve, no? As in, napakarami pa dapat i-improve, no? Pero, ayun, nakakatuwa lang na, ayun, ang maganda kasi sa kanya is yung ano niya, yung charisma niya, yung ngiti niya, ayun yung nagdadala, ayun yung nagdadala. Kumbaga, kahit itapon na natin yung part na, or kahit pangit naman ng word na itapon, isang tabi mo natin yung part na yung pagsasayaw niya is hindi ganun ka
ano, alam niyo yun, sobrang kapukpukan. Pero yung charisma niya, yung pangiti niya, yung showmanship niya sa tao, no, talagang napaka-grabe. Ngayon alam ko na ba 200,000 views to, no? Eh, yun talaga yung halos nagdala niya sa kanya mga pointers, no? So, ito mga pointers, no, tingin ko maghahanap pa tayo ng iba pang videos, no? Ano bang makikita natin dito, no? So, what is this? Ewan ko, may makikita pa ako mga pointers, no? Pero usap-usap lang tayo habang wala pa ako nakikita. Let's go! Ato. Dito naman tayo kay... Ito may nakita natin. Kyler Chua, no? Mabagal. Dreammaker Mentors Evaluation. No? So, ito, dalawa panoorin natin mga pointers na. Let's go! So tulad nung yung penod nat kanina, no, ginawa nila ng twist, no, naging ano siya, basta nag-iba yung twist niya, may iba, may nag-add sila ng beat, naging medyo naging yung tempo niya nagkaroon ng kakaibang feels kasi nagkaroon siya ng bass tug 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 ganyan. Ayaw na mabagal, hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Pag natapos na ating kanta, medyo mahirap yung task niya. Ang pagsasama. Parang mali yung kamay at paa niya. I don't know what, pero yung alam ko na steps eh. Ewan ko, baka it's another twist ng ganun steps. Kasi pag sumasayaw ka naman, wala namang mali na. Pero yung nakasanay ako movement is dapat... Ano. And yung ginamit niyang kamay, dapat opposite. So kaliwa, so dapat ang gagalaw itong kanan. Yung alam ko na steps eh. Pero baka, may ganyang steps talaga. No? Kasi, sabi ko sa inyo, ang pagkasayaw naman, hindi naman siya, wala naman siyang textbook na kailangan sundin. No? Although na kunyari yung part na popping or kunyari yung part na crumb, kailangan may sundin ka dun. No? Like, kailangan, yung pag sinabi mong magka-crumb ka, kailangan yung form mo tama. No? Pag sinabi mong maglalaking ka, yung form mo, yung mga ginagawa mo dapat tama. No? Pero pag if you're just doing a choreography, you are free to do kahit anong gusto mong gawin. No? So, hindi ko masabi kung mali yung ginawa niya. No? Kasi kahit ano, pwede mong gawin sa choreography. So, sayaw ng mabagal, hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. So, sayaw ng mabagal. I don't think that he's feeling the music. Okay, let's go. Medyo nakakagulo yung costume niya. I don't know kung style niya lang nun, but I think he's not feeling the music or his performance at all. He's not hitting any beat. Meron naman, pero may mga part na hindi niya na-hit yung beat. Yung music. Medyo nagiging awkward yung galaw niya na hindi ko alam kung bakit. So, dito, itong onwards ito medyo nag-fell flat na yung movements niya. So, parang hindi ko alam kung nagkamali siya no, kailangan umadib siya doon. Pero awkward lang tingnan. Ito, yung costume niya medyo nakakaano. It's ruining his performance na. No? Yung costume niya, nalaglag eh. Siguro pwedeng umadlib na lang siya tapos nilapag na lang niya yung costume niya kasi medyo hindi siya ano eh ewan ko nakagulo sa performance niya. Ayun na limited yung galaw niya para sa akin. Ayun, nawala yung intensity ng galaw niya eh.
I don't know if it's the costume or baka nalimutan niya steps. Hindi niya nahihiting every beat. Ano, medyo lousy ng ikot niya. So ayun, to sum it up mga pointers, medyo ano lang, hindi masyadong convincing yung performance ni Kyler Chua doon. Pero hindi natin alam kasi hindi ko pa talaga napanood tong Dreammaker, baka sobrang hirap ng task na pinagawa sa kanya, ano, kaya mahirap talaga, kaya who am I to judge nga naman, di ba? Pero yun nga, from my dancer perspective, sinasabi ko naman yung own perspective ko, no, para masabi ko rin sa inyo yung mga dapat gawin and do's and don'ts pag dancer nga, no, yun lang, no. Okay yung ginawa niya kasi para sa akin yung ginawa ni Kyler Chua, no, na even though na hindi ko alam ha, kunyari lang nagkamali siya rin sa part niya, no. Hindi siya tumigil na nagtataranta siya, no, pero tuloy pa rin siya sa ginagawa niya, no, maadibandi pa rin siya. Kaya naman yung eye contact niya sa tao talaga nanilis pa rin, so ang ganda ng ginawa niya, no. So parang hindi ko alam kung anong pinaka story nun or behind those movements, no, kaya hindi natin alam, no. Pero mas nagustuhan ko yung performance yung una natin pinanood mga pointers, no. Si ito, yung si nag-perform no kay Daniel Padilla, no, si Marcus Cabais, no. So yan, sa shout out sa iyo, no. So ayun mga pointers, no, nood pa tayo ng ibang video nila. Siguro dito katapos yung video, no. So gusto niyo mag-request pa kayo ng comment down below or message niyo ako sa Facebook page ng Point to Pens and kaya ring that notification bell na rin, baka din niyo mag-gusto mga video ng favorite artist niyo or mga videos ng Dreammaker. So yun lang, this is Point to Pens signing out. Peace, let's see.